tema ay serving God to the fullest. Ang ating pong text ay Acts 20, verse 24. Pero ang babasahin po natin ay beginning sa 29, at verse 19 to verse 24. Okay? Acts chapter 20, verse 19 to verse 24. Basahin po natin. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course in joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Pagpalaan naman ang Diyos ang kanyang mga salita. Tayo mula ay kumikit at tayo tumulong hindi tayo sa Diyos kung hindi niya. Balan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kakalga po talaga ang katuruan ng banal na kasulatan. Salamat po at nakaabot sa aming mga personal na buhay, sa aming mga tahanan, sa bayan ito ng San Jose. Panginoon ang inyong salita ang banal na kasulatan. Nanimalagin kami patungkol po sa tamang pananampalataya, sa tamang Diyos, sa tamang paglilingkod. Banal na Diyos, kayo ang magpaunawa sa bawat kanipakinig. Bigay niyo po ako ng gabay, kapangyarihan, katapangan, kaayusan sa pag-share ng inyong salita. Ganunin niyo po akong instrumento. Maligtas kayo ng pinakukulang at hamon nga sa bawat kapatid. Sa inyo, lahat ng pamuli sa aming pag-aaral nito, maging mga bata at kapagturo sa inyo. So, ang dalangin sa laki ng pangalan at inyong sinyo. Amen. Kaya kung mapos, salamat sa inyo. Alam niyo yung salitang serving God to the fullest. Ano ba ibig sabihin yung to the fullest? Ayon sa ating context, to the extent na buhay niya ang kapalit, yun na yung pinaka ultimatum na kanya pong magagawang pagpapatunay na uri ng paglilingkod ni Apostol Pablo. O ulitin ko po ha, basahin lang yung saglit ang sinabi ng 23. Ano ang sabi sa 23? Saying that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Tandaan niyo, sabi sa 22, siya daw po ay pumunta sa Jerusalem para mangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Na hindi niya alam pa ano ikaw ang mangyayari sa kanya doon. Kasi alam niyo, itong mga apostol na ito, bilang mga apostol ng Panginoon Kristo, katulad ng Kristo ay nasa lupa, marami at mas marami niniiwala kay Kristo sa kanyang mga apostol. Maraming mga reliyon ang kumukontra sa pangangaral ng pangalan ng Jesus at yung mga pangangaral ng mga apostol. At maraming banta sa kanyang mga buhay na ang sabi sa verse 21, ang ginagawa ay verse 20, nagbabahay-bahay sila. Kaya yung ginagawa natin, nagbabahay-bahay tayo. Ang sabi ng 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yan na po ang mensahe nila. Pag-asisisi at pagsampalataya sa Panginoon Jesus Kristo. Ang sabi niya, at ngayon, ako ika ay natatali sa Espiritu patungo sa Jerusalem. Ang sabi ng 22. Ha? Na hindi ko nalalaman kung ano mga bagay na mangyayari sa akin. At tinutukoy niya ay yung negatibong mangyayari. Kasi alam niya, mayroon po mga tinatawag na banta. Ngayon, sabi niya sa verse 23, maliban ang ika na sinabi ng banal na Espiritu na sa bawat bayan, ang mga talikala at ang mga kapighatian ay naghihintay sa akin doon sa Jerusalem. So, kung siya po ay mahinang klase ng lingkod ng Diyos, pag nalaman ng may banta sa pupuntahan, hindi na siya tutuloy. Nakikinig ba kaya? Pero kahit may banta, ito ang kumuluso niya. Kaya nasabi natin, serving God to the fullest, ay ang sabi niya, but none of this
business move me. Hindi ka ako nakilos, hindi ka ako natakot, hindi ako kayang discouraged, hindi ako kayang pigil ng mga banta ng kaligalaan ng bilang buwan. Ako'y kukulong pagka ako'y nangaral, at ako'y nanguli, nangaral ako ng Kristo, ng Ebanghelyo, kukulong nila ako, ikulong nila ako. Kaya si Pablo maraming beses nakulong sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sabi niya, but none of these things move me. Ano man yung mga hagdan, ano man yung mga problema, ano man yung gawa ng jando. Ang sabi niya, hindi yan maaaring makakilos sa akin, ni hindi ko maaikat itinuri, ipinila na ang aking buhay at mahalag sa akin. Neither count I my life dear unto myself. Naibigay niya kasi ni Pablo ang kanyang sarili sa namatay sa kanya sa krus kay Kristo. Kaya ang sabi niya, so that I might finish my course. Ang kanyang concern ay yung ginawa, yung ibinigay sa kanya ng tagapagligtas na kurso ng pangangaral ng kaligtasan sa mga tao. May pagpatuloy na kahit bataan siya, kahit pumatay siya. Kaya to the fullest. Okay? Yan po yung pinaka-general idea. Eh, sa ating panahon to, nabantaan lamang na pagka ikaw ito ay tumuloy, sabi yung mga pagbabayon na yan. Sabi nung sa isang yung babae na nakarami ng banal na kasulatan nang nawaan yung tungkol sa pagpunta sa langit ng kaligtasan, abay natuwa, tinanggap siya sa puso din ang tagapagligtas. So yung babae ay nakakitip ng langit. Simula nang maging matapat na siya sa paglilingkod at pagsamba doon sa Diyos na nagligtas sa pagpunggitan ng kung saan siya naligtas sa iglesia. E ngayon, yung lalaki ay negatibo. Yung lalaki ay ayaw makinig ng Bible. Ay naiinitan na itong lalaki, dahil itong babae na nagbabible ay napakataba. Linggo-linggo na lamang ay pumunta sa church para sumamba doon sa naligtas. Hindi, isang araw ay nagalit itong lalaki. Ang sabi ng lalaki, ikaw ay hindi natitigil diyan sa iyong pagbabaptis na yan, sa iyong pagbabible na yan. Ikaw ay hindi natitigil diyan. Babarilin kita pag hindi ka tumigil. May dalbaril-baril. Talaga. Kasi hindi nga naman naniniwala sa Bible, hindi nakakaintindi ng tungkol sa Panginoon sa Kristo. Binanta ng kasama niya na babarilin. Pag daw ay tuloy doon sa church at sumamba. Alam niyo yung babae dahil sa sobrang init at sinamitiyak niya ng lalaki. Alam mo sa sagot niya, pag binarin pa ako, palangin ako. Pag hindi mo ko binarin, pasimbahan ako namin. Eh! Ay, hindi ginawa ng babae, lalaki, sumama na lang. Ay, pag binarin mo ako, di patay ako. Saan ang punta ko? Lalit ako. Bakit? Ay, may Kristo ko sa puso, may tagapagligtas ako. Ako ang makasalanan, may tagapagligtas. Kaya ako pumunta sa langit, hindi dahil sa ako'y baptis, hindi dahil sa ako'y nabait, no. Hindi dahil sa ako'y hindi nagkakasala, hindi yun. Kaya ako palangit, may tagapagligtas ako. Yung isang Diyos na may tatlong persona, isa doon ng katawang tao, si Jesus Kristo. Sa iyo namatay, inilbing at pinilabuhay. Yung sakripisyo nyo, yun yung daan ng kaligtasan. Yun ang ebanghelyo ni Kristo. Tinanggap sa puso bilang tagapagligtas. Eh, excited siya. Ang hirap ng buhay sa lupa eh. Sige, barilin mo ako. Pag binaril mo ako, iiwanan kita, punta ko sa langit. Pag hindi mo naman ako binaril, iiwanan din kita, punta ko sa church namin. Serving God to the fullest. Amen? Amen. Mga iba, kaunting banta lang, eh, hindi ka na makakabalik dito pagka ikaw ay nagpatuloy sa pagbabaybol mong yan. Tanda natin mga minamahal, narito tayo sa mundo na nahulog sa kasalanan. Kung natatandaan ninyo ang istorya, kahit yung elementary pa tayo, tinuro sa atin yan. Bagamat hindi eksakto, at least yung general idea, natin na ang unang nilalang ay si Adan at si Eva. Tama po ba? Si Adan ang una, tapos hinugot sa tadyang si babae, tinawag na Eva. Ngayon, nung hindi pa si Eva hinugot sa tadyang, si Adan pa lang, kinakusap ng Diyos si Adan sa Genesis chapter 1, sa verses 17 to, Genesis chapter 2, verses 17 to 18 na, sa lahat ikat ng mga bunga ng halaman na, malaya kang makakakain. May pagsubukan siya na mayroong isa siya na tawagin ay fruit of the good of knowledge and evil. Yun lang daw ika, sabi, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Hindi po inosente si Adan sa kung ano maaaring maging consequences pag sinisumuan.
For in the day, hindi sabi next week, hindi sabi next year, hindi sabi sumunod na ulit, in the day, sa araw na ikaw ay kumain noon, thou shalt surely die. Sabi ng Diyos, sa araw na kumain ka ng pinagbabawal na ng buwan ng pagkakilala ng mabuti at masama, sa araw na yan, paktay ka. Hindi ka na bubukasan. Hindi ka na, ang tawag daw, sisikatan ng araw. Ang tanong, nakain ba ni Adan at ni Eva yung pinagbabawal? Alam natin, yes. Ang tanong, namatay ba? Hindi. Ay, ang katotohanan niya eh, nagkaanak pa. Dalawang anak, ang panganay ay si Cain. Ang sunod ay si? Abel. Oh, eh ang sabi sa araw na kumain, walang pagsanak mamamatay. Thou shalt surely. Surely, hindi sinabing less or hindi sinabing maybe, kundi surely die. Ngayon ang tanong, sinumaling ba ang Diyos nung sinabi niya na sa araw na kumain kayo, walang pagsalang mamamatay ka sa araw na yan? Eh, hindi naman namatay at nagkaanak pa nga eh. Nung patay ni Cain si Seth, nang anak uli na si Abel, nang anak uli na isa, si Seth. Tapos, nakanak pa ng marami si Adan at si Eva, kasi si Adan nabuhay ng 930 to 950 years. Ang dami naging anak at sila sila po yung suon ng panahon ng mga nag-aasawa. Eh, sabi sa araw na yun, mamamatay ka. Ay, ano kaya ibig sabihin sa tang die or death sa Bible? That is spiritual death. Hindi physical death. Yes, buhay physically, but spiritually dead. Ano yung sabihin ng spiritually dead? Naputol po ang relasyon ng buhay sa tao. Ang Diyos ang buhay. Di ba sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Oh, saglit po. Tignan natin ang 1 John 5, 11 and 12. Para makita niyo po ang sinasabi diyan, kinaroroonan ng buhay ng ho, at sino ang buhay. Alam, punta mo. Naghahang. Huwag gumagawa ang kaaway. Naghahang daw yung computer. Ano ko? Sipin niya. Pray tayo, mga members. Pray kayo sa Spirit. Okay, babasahin ko na lang dito. Pakinggan nyo lang. Ang gusto mga may Bible niya. 1 John chapter 5, verse 11 to 12. And this is the record that God had given to us eternal life. And this life, yung life na yan, eternal life ha? And this life is in His Son. Nakikinig po ba kayo? At ito'y ika ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, yung buhay na walang hanggan, ay nasa kanyang anak. Sino yung letter, sino yung son doon? Ha? Ang son po doon ay ang Panginoong Hesus Kristo. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Ang kinaroroonan, ang tinatahanan ng anak ng Diyos ay may buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. E kung walang buhay, anong tawag doon? Patay. Ibig sabihin, walang relasyon sa Diyos. Nakagilip po ba kayo? Ayan, unawain kong maigi. Ang lahat ng tao isinisilang na makasalanan. Dahil nga ng patay spiritually. Saan natin hinala yung kasalanan? Kay Eva at kay Adan. Naintindihan niyo po ba yun? Kaya lahat ng tao isinisilang na makasalanan. Walang tao isinilang na hindi siner. Hindi pa nakakagawa ng anumang kasalanan ang tao, siya ay sinner na. Dahil nung kanyang minana kay Adan at kay Eva. Naintindihan niyo po yun? Patay spiritually. Hiwalay sa Diyos na buhay. Saan pupunta yung pagnamatay? Diba? Naunawaan niyo po. Katulad yan, physically. Pag namatay ang isang tao physically, inihiwalay sa mga buhay. Saan ang punta niya? Diyan. Sa cemetery. Hindi pwedeng pagsamahin lagi ang patay at buhay. May takdang panahon na ililibig ang patay. Tama? Hiwalay talaga ang buhay sa patay. Spiritually speaking,
pag ang isang tao, kasi nila, patay spiritually, pag namatay physically, mapamatay sa spiritually patay, hindi yung pupunta doon sa buhay na walang hanggang, doon siya sa walang hanggang kamatayan sa kabilang buhay, sa buhay ng impyerno. Ang solution dyan, ay ang Panginoon sa Kristo. Amen. Unawain niyo kong maigi. Inuunawa natin kung bakit kami mga nakaunawa ng salita ng Diyos ay ganoon na lamang ang pasya. Serving them to the fullest. Kasi nakilala namin itong nawa namin kung sino itong Diyos na ito na pinaglilingkuran. Siya'y Diyos na tagapan, ligtas. Pasin yung maigit. Sino ang may dahil para ang tao pumunta sa impyerno? Ikaw ba? Ako ba? No. Sino? Si Satanas. Dinaya ni Satanas ang unang nilalang. Kaya pumunta ka sa impyerno ng hindi ikaw may dahil. Parang unfair. Pero ito naman ang magandang balita. Pwede kang pumunta sa langit na hindi ikaw may dahil. Si Kristo naman ang may dahil. Okay? Ang kailangan na lamang, kaibigan, yung Kristo, yung sakripisyo niya, yung kanyang ginawang pagtubos, kaya tinawag siyang manunubos. Ha? Siya'y namatay, inilibig at muling nabuhay. Yung ginawa niyang sakripisyo niya, yun ang solusyon para ikaw na pumunta sa impyerno, ay huwag pumunta sa impyerno. Kundi doon sa kanyang lugar, sa langit, na kanyang pinanggalingan at kanyang binalikan. Tatanggapin mo na lang ang tagapagligtas sa puso mo. Bilang pagpapahay ng pagsambalataya. Ganun lang, kasimple. Aba, itignan nyo naman, pumunta sa impyerno, wala kang ginawa. Ay, pumunta ka sa langit, wala ka rin gagawin. Ang Diyos ay fair, tama? Kung ang Diyos ay nagsabi, sige, pumunta ka sa impyerno, gumawa kayo ng sarili ng paraan para makapunta sa langit. Mga minamahal, we are born sinner at hindi natin kayang makapunta sa langit sa ating sarili kaparaanan. Alin ang mas marami natin nagagawa? Pagkukulang o pagkukulok sa araw-araw? Ha? Ang sabi ng Santiago 4.17, tandaan niyo may dalawang klase ng kasalanan. Sin of omission and sin of commission. Tagalogin natin. Sin of commission, ito yung ginawa mong mali. Sin of commission, ito yung dapat mong ginawang tama, hindi mo ginawa. Nagkulang ka doon. Ang tawag doon ay shortcoming. Ay alin sa dalawa ang mas nagagawa natin? Halos parehas. Wala kang ginagawang mali. Wala kang mga ginagawang tama. Ay di nagkakasala ka. Dako niya point. So, gayon pa man, hindi tayo ay kaya pupunta sa impyerno ay dahil ng ating personal na ginagawang kasalanan kahit wala kang gawing kasalanan. Kahit magpakabuti ka, maganda yan, pupunta ka pa rin sa impyerno sapagkat tayo isinilang na makasalanan. E paano ikaw yung mga batang walang bait, wala sa tinatawag na age of accountability, wala pang unawa, namatay, eh born sinner yun. E namatay na sinner. Ano yun? Ang tawag ng Bible doon, safe. S-A-F-E, safe, exempted. Para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pag namatay sila na pinermit ng Diyos, na hindi na sila pinermit ng Diyos na magkaroon pa ng paglabi at pagkabot doon sa tamang gulang, ang tawag sa doon, ang tawag doon, safe po sila, diretso sa langit yun. Hindi po dapat problemahin yun. Ang problemahin mo ngayon, may bait ka na. Ikaw ay accountable sa Diyos. Kaya ganoon na lamang ang aking desisyon at pag-aaral ng profesyon na ibibigay ko ang aking buhay kahit ako mamatay sa paglilingkod, sa nagliligtas sa akin sa krus ng Kalbaryo, sa apoy ng impyerno patungo sa langit. Nakakalungkot mga minamahal, maraming mga tao ang hindi nila nauunawaan yung kanilang pananampalataya at yung kanilang kinikilala ng Diyos at sinasabing Diyos. Basta ang mahalaga, ako'y may reliyon, ako'y may reliyon. Okay, tignan po natin ang sabi ng Bible, Acts chapter 17, verses 24 to 31. Itinuturo ni Apostle Pablo yung kanyang Diyos na nakilala at ipinapangaran. Kung bakit ganun na lamang siya sa paninindigan, katindi na hindi niya mahal ang sarili, hindi niya minamahal ang sarili niya, hindi niya siya makasarili. Hindi niya na iniisip ang sarili niya, basta makapangaral siya ng ebanghelyo nung namatay sa krus, inilibig at tuloy na buhay, para maligtas ng mga tao, kahit ako'y mapahamak, basta pangaral ko lang. Ang tawag doon ay paglilingkod na walang kondisyon at walang hangganan. Tingnan po natin. Tingnan nyo, si Apostle Pablo, nagpipreach dito sa mga taga-Atenas. Pagaling po may
God that made the world and all things therein. Ang Diyos na pinapangaral ni Apostle Pablo ay isang Diyos na creator or maker. And you know, Diyos na maraming tao ngayon, nilalang, kapwa nilalang, ginawa, mga santo, santa, pero may mga nilalang, kapwa natin nilalang. Dapat po, isa lang ang Diyos. Tandaan nyo, hindi isang paradis ang Diyos. Ha? Yung mga santa at santo, mga kapwa nating tao yan. Nung nabubuhay pa sila, naglikod sila sa Diyos na buhay. Yung nasa Bible, ha, yung mga apostol na tinasabi ni Santo Pablo, ano, kina Santa Maria, yung nasa Bible, ha, hindi yung katuruan ng relihiyon ngayon. Ng mga bago, nag-invento pa sila na makuha ng mga santo-santa. Yung nasa Bible, yan po yung mga santo-santa na naglikod sa Diyos na buhay. Si Maria, ginamit ang Diyos para makapagkatawang tao. Bakit? Eh, para si Kristo ay makapag-produce ng dugo, pantubos, panlinis ng kasalanan. Pumayag si Maria. Nag-serve si Maria sa Diyos to the fullest. Na kahit siya'y kakasalin at maaaring siya ay i-reject ng kanyang mapapakasawa si Jose na mababalitaan, hindi pa sila nagsisipin, buntis na kagad. Eh, pumayag na si Maria. Kasi ganun niya kamahal ang Diyos na tunay. Eh, ang ginawa ngayon ng Diyos, sinusunan yung problema ni Maria na baka siya hiwalayan ni Jose, kinausap ng Diyos si Jose. Huwag kang mag-alala, siyempre bubuntis ng iyong mapapangasawa sapagkat yun ay sa Espiritu Santo. Oh, ay numaanawaan ni Jose, tuloy ang bangin. Kino niyo mga kaibigan? So dapat gayanin si Maria sa magsunod sa Diyos, hindi siya nakasalan. Si Jose gagayanin, yan ang tamang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ay ang mga tao, iniligaw ang tao mula sa tunay, mula sa Diyos, patungo sa kapwa nila lang. Ha? Kaya tanong niyo mga taong ganyan ang paniniwala, saan ka pupunta pag namatay ka? Ay may relihiyon yan, relihiyoso yan, panadasan yan, palasimba yan. Saan ka pupunta pag namatay ka? Eh, wala naman nakakatiyak eh. Ang bihira. At pakalumanag sa Bible, may tagapagligtas. Hindi ka ligtas. Hindi mo kakalagad. Sino tagapagligtas sa Bible? Si Kristo. Saan sa gusto magligtas? Sa impyerno. Saan tayo gusto dali ni Kristo? Sa langit. Bakit hindi ka nakakatiyak ng langit? Mali kasi ang pagkaintindi mo sa Diyos. Nakakalungkot ang daming tao. Tanong mo sila, saan ka pupunta pag namatay ka? May reunion yan. May religyoso yan. Paladasal yan. Lasin pa yan. Tanong mo kung saan pupunta pag namatay? Hindi ko alam. Oo, ang tatalili pa ng mga tao niyan. Maraming alam sa bakas, maraming alam sa sekular, pero tanong mo natin sa Bible tungkol sa Diyos, wala siya nakalam. Oh, sundo natin. God that made the world and all things therein, siya'y creator, siya'y maker of all things. Seeing that He is Lord of heaven and earth, yan Diyos, sa iglesia ito. Yan, iisang Diyos na yan. Wala kami yun. Wala kami makikita dito. Iisang Diyos dito. Yung sasabihin na, eh, naging pag-agapan lang sa pagtitiwa, kawalan ng pananampalataya yan. Ang tamang pananampalataya, wala kang nakikita niya. Strong ka. Peaceful ka. Bakit? Eh sinabi ng Bible, magdududa ka baka sa Diyos? Eh ang Bible ay salita ng Diyos. Eh kung hindi ka mananampalataya, eh hindi nga. Pero ako'y mananampalataya ang banal na kasulatan, kaya ako'y payapa. Okay. Ano sabi niya? Dwelleth not in temples made with hands. Yung Diyos na creator ng lahat ng bagay, hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay. Yung mga inuuki, hindi tumatahan ang Diyos. Wala ang Diyos dyan. Kinita ka ng Diyos dyan eh. Galit ang Diyos dyan. No, saglit natin puntahan ng Revelation 21 verse 8. Ano, saglit lang po, ano, tanong ko ng pagkakataon. Saglit, babalikan po natin yan. Revelation 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and abominable, murderers, warmongers, and sorcerers, idolaters. Ano sa Tagalog idolaters? Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kasi natin Diyos-Diyosan, hindi tunay, peke. Hindi ito na yun. Kapwa kasi nila lang yun. Ano sabi nila? And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Saan po yun? Which is the second death? Sa kabilang buhay sa apoy ng impyerno. Dapat po isa lang. Isang Diyos sa tatlong persona na isa sa tatlong persona na nagkatawang tao. Si Jesus Cristo. Ang tawag sa kanyang manlibus. Siya yung tinatawag na mediator. Isa lang ang mediator sa tao at sa Diyos. Si Cristo. Walang mediatrix sa Bible. Sabi pa meron. Sa Bible, wala. Tandaan niyo po yan. At walang babaeng Diyos. Okay, yan. Diretso tayo. Balikan na. Acts chapter 17, verse 25 na tayo.
Oh, 25 tayo, kami po. Huwag ka masisira. Yan. Neither is worship with man's hands, as though he needed anything, seeing he given a lot to all life and breath and all things. Buhay mo nga lang ang 25-26. Kasi yung mga inukit, yung mga kinakalang punasan mo, kinakalang bitbitin mo, kinakalang ilawan mo. Ha? Na parang nangangailangan siya ng na kung hindi mo sa ilipat, hindi makakaalis, hindi mo bubote, hindi maka... That's pagano, hintil na paniniwala. Wala sa mga ganyan. Tingnan ang sabi niya. Isunod natin. Ha? Neither is worship with man's hands, yung creator of all things. As though na parang siya nangangailangan ng anuman. Yaman siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay at hininga. At lahat ng mga bagay. Yan ang Diyos sa langit. Ha? Sinto natin. And hath made of one blood all nations of men for to dwell of all the face of the earth through Adam. Lahat po. Nakalatan po ang buong mundo. Isang sigulang yan kay Adam. And hath determined the times go before appointed and bounds of their habitation. Siya na po yung nakalatan. Kaya lahat ng lugar nakalatan na. Kasi utos niya, go into all the world. Ano? Sabi, replenish the earth. Sabi sa Genesis. Diretso tayo, 27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from everyone of us. Sabi nung talata, upang atin daw ikang hanapin ang Diyos. Baka ikasakaling maramdaman mo siya, that they might feel after Him. Gumagawa siya sa puso, katulad ngayon. Nangangaral po ako sa letra ng Diyos. Gumagawa siya sa inyo. Nagpapakilala siya sa inyo. Ako ang Diyos sa langit. Walang laman, walang buto, walang dugo. Ang isa sa tatlong persona, yes, nagkatawang tao, pero para lang yung sa ating katulusan. At tayo ngayon ay inaalok na sumampalataya sa kanyang sakripisyo para tayo makarating doon sa langit. Yan ang sabi ko dyan, bagamat hindi ikaw sa malayo, sa bawat sa atin, sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. O, diretso tayo. For in Him we live and move and have our being. Yan ang Diyos ni Pablo, ha? Na ganun na lamang ang kanyang decision sa buhay na talagang ibibigay ko ang buhay kong ganda matayan, masunod ko lang. Ito ang aking Diyos na ito. Dahil sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay nabubuhay at gumagalaw. At meron tayo ng ating pagkatao. And have our being. Hindi tayo galing sa unggoy. Pero kung ipipilit ko, ito na lang. No. Lahat tayo, ang tao po, nilikha ng Diyos through Adam. Ano ha? It cannot be get after its own kind. Kalukuhan po yung evolution niya. Business niya. Hindi yan totoo. Bible ang katotohanan. Ang Diyos ang creator ng lahat ng bagay, ang masterpiece niya, tao, nilikha niya, ang tao, gamitan niya ng kamay, hindi niya ng masterpiece, hinihanan niya ng kanyang spirit, naging kaluluwang may buhay. Pagkatapos, tinatulong, kinuha sa isa sa mga tadyang si Adan, si Eva, at ginawang babae, at sila yung kinasal sa harap ng Eden, at ang sabi, kayo ay magpakarami, kalatan niyo ang buong mundo. Kaya lang, bago mangyari yun, nahulog na sa kasalanan. Ang tao, isisilang patungo sa impyerno, pero salamat sa Diyos, nagbigay ng pag-asa. Kaya nga may Pasko, mayroong dakilang kaloob ang langit, ang nakabalot, nakabalot sa lampin. Pero maraming tao si Kristo nakabalot pa sa kanilang kaisipan. Kaya tanong mo, saan ka pupunta pag namatay ka? Ay, hindi ko alam. Naliligaw ka, kaibigan. Wala ka nang gagawin. Ginawa na ni Kristo. Kung paano wala nang gagawin para pumunta sa impyerno, dahil yun ang kagagawa ni Satanas kay Adan, wala nang gagawin para pumunta doon, ginawa na ni Kristo yun. Ang kailangan na lamang sumuko ka sa palatayanan mo, papasukan mo siya sa puso mo bilang tagapagintas. Ganun lang, yes, sapagkat ganun ang Diyos kabuti at ganun katindi ang kanyang pag-ibig, hindi masuka. Kasi pupunta ka sa impyerno, wala kang ginawa. Pupunta ka sa langit, wala kang gagawin, kundi sumuko at tumanggap sa puso bilang tagapagintas. Kaya pagdating mo sa langit, hindi ka pwede magyabang doon. Eh, Panginoon, kita niyo naman ang relihiyon ko. Hindi pwede yun. Eh, Panginoon, kita niyo naman yung mga pinagdonasyon ko sa lupa.
Kita niyo naman ang mga ginawa kong mga kawang gawa ay mapupuno ng mayabang sa langit. Ha? Mga minamahal, dahil sa doktrina ng Bible na si Kristo lang ang tagapagligtas, pagdating mo sa langit, wala kang gagawin kundi Panginoon, salamat po sa inyo. Bagamat ako'y makasalanan, ako'y inyong kinabagal, kayo'y nagkatawang tao, kayo'y namatay, kayo'y hindi, kayo'y nabuhay, at kayo'y umatok sa puso ko bilang tagapagligtas, at salamat po ngayon, ako'y nasa langit dahil kayo ang mayroon, kayo ang aking tagapagligtas. Puro yung Diyos. Amen? Walang reliyon. Walang sarili ka ng pagmamalaki. Ay, nakalulungkot ang mga tao. Dahil patay spiritually, bulag spiritually, ayaw nilang intindihin at hindi nila maintindihan yung salita ng Diyos. Pero habang ang salita ng Diyos pinapangaral, binibigyan ng liwanag kaibigan. Nasa sa iyo lang kung susuko ka o magmamatigas ka. Pag namatay ka at sa ganda ka pumunta, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Bakit ang Diyos hindi nagkulang? Si Kristo ay 2,000, more than 2,000 years ago, nagawa na niya ang paraan. Wala ka nang gagawin. Sumuko na lamang. At yun ang mahirap yung sumuko eh. Yun ang mahirap yung ibaba mo ang pride mo eh. Hindi ko man pinasusuko sa religion ko eh. Kahit kasabihin mo lahat ng religion eh. Hindi ka pumunta sa langit. Relasyon lamang. Sa nagkataong tao. Yan po ang daang langit. Sana mo unuan po. Diretso tayo. As certain also of their own poets have said, for we are also his offspring. Tayo nga po hindi galing sa unggoy. Hindi na wala sa evolution. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Diretso, 29. For as much then as we are the offsprings of God, yamang tayo ikay mga lahi ng Diyos, we ought not to think that the Godhead, huwag ikaw nating iisipin, aakalain, na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga ginto, pila, bato, o anumang mga inukot, inukit ng katayuhan ng mga tao. Anong tawag doon? Ano yung tinutukoy dyan? Ay, mga pagano eh. Gumagawa sila na kalang mga sasambahin. Eh, yung ika ay katulad ika ng lulu, ng lula, nung mamatay ay wala na, hindi alaala. Ang tanong, lulu mo ba yun? Ay, bakit yung lulu mo, hindi mo sinasamba, hindi mo dinadasal, hindi mo ninanawan, hindi mo iniilawan, hindi mo pinupunasan. Katwiran lang yan, nanggaling na ako dyan. Nanggaling na ako dyan. Alam niyo po, bago ako na sumuko dito, isa akong filosofo. Kinalaman ko ang mga nagaganto bago ako sumuko dito. Kaya yung mga ikakatwiran po ng mga ibang tao, baka naging katwiran ko na rin yan, mag-usap tayo. Sumuko ako dito. Isundo natin. Diretso, 30. Tignan niyo ang sabi. And the times of this ignorance, yan daw ikan panahon ng kahangalan. God wicked up, pinalipas na ng Panginoon. But now commended all men, kasama ka dyan, all men, everywhere to repent, magsisika. Ang panawagan ng Diyos, magsisika. Mula sa maling pagkakilala sa Diyos, mula sa maling paniniwala tungkol sa Diyos, dahil kaya ito hindi niya kakatiyak ng langit, mali ang Diyos na iyo. Naunawati na sa panagayon. Magsisika. Diretso. Huling talata, 31. Because He had appointed a day, sapagkat ang Diyos ay nagdakda ng isang araw, in the which He will judge the world in righteousness, na kung saan hahatulan ng Diyos ang sanglibutan sa katwiran. Ang Diyos po ay hindi unfair. Ang Diyos po ay Diyos ng righteousness. Siya po ay just God. Kaya yung namatay na bata na hindi nagkaroon ng bait, namatay, hihatulan ng Diyos yun. Safe yun. Diretso sa langit yun. Maraming talata sa bago niya. Ha? Kahit anong bait mo, kung wala kang Kristo sa puso, impyerno ka, kaibigan. Kung pwede ba yun, na ikaw ay mabait, yet wala kang Kristo, hindi ba ang pagiging mabait ay pagkapapahayag na meron mong Kristo? No. Pwede kang mabait na wala kang Kristo. Sapagkat tayo moral being na nilalang ng Diyos. Pwede kang maging good yet unsaved. Religious yet unsaved. Ang solusyon ko talaga, si Kristo. Ngayon, John 12 verse 48. Ipinapakilala ko lang po sa atin
Itong Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo, bakit buhay niya ibibigay niya? Ha? Kasi una, yung Diyos na ito, nagbigay din ng buhay. Ano? Okay, basahin mo natin ito. Kasi yung mga minamahal, ha? Ang nagsasalita sa John 1:48 ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, "He that rejected me, me is Christ, and received not my words." Ito po yun. Ang sino man ikan tumatanggi kay Kristo at hindi ito tinatanggap. Hindi kasi kung wala yung paghiwalay si Kristo ito. Nasabihin ko na yun, wala kay Kristo at ayaw mo dito. Hindi po pwede yung mali Kristo yun. Ang tawag po din ay another Jesus. Hindi po pwede yung paghiwalay si Kristong tunay at ang kanyang salita. Marlin, kaya kita nyo, yung mayroong mga may Kristo pero ayaw ng Bible, yung may paniniwala ng Kristo pero ayaw ng Bible, wala yung pag-asa. Tanong mo, saan mo na pagmamatay ka? Wala yung alam. Wala yung natiyakan. Baka sakali lang yan. Eh, pero meron kang kasulatan. Ano ba ang kasulatan? Hindi ba ang kasulatan, kumbaga sa sekular, pinanghahawakan? Diba? Bigyan niya ako ng lagi kong ginagamit ng ilustrasyon. Halimbawa, bumili ako dito kay Brother Julius. Kami ay magkasama sa magkaibigan, magbilas pa kami niya. Bumili ako sa kanya ng lupa na nagkakahalaga ng 10 milyon. Oh, mangyari na ba? Sige, marami akong kwarta. At magkakakwarta ka. Ngayon, halimbawa lang, yung 10 milyon na yun, binigay ko sa kanya, bumili ako ng isang taring lupa, 10 milyon. Dahil kami may magbilas, magkaibigan, ay wala na mga... Pero dapat pag magbibito ako ng 10 milyon, anong dapat meron? Kasulatan, di ba? Eh, ngayon, wala nang kasulatan. Kasi nga, magkaibigan naman kami. Magbilas pa kami. Ay, okay. Binigay ko ng 10 milyon. Dumating ang panahon, yung mga anak namin nag-away. Apektado ko, dalawa. Awat ko rin kami, dalawa. Gusto kong gamitin yung lupang binigay ko ng 10 milyon. Eh, alam niyo, wala akong pinanghawakan. Punta kami ngayon sa abogado. Sa palagay, meron akong magagawa. Meron, legally speaking, meron kaya akong panalo? Anong dahilan? Bakit? Anong nawawala? Kasulatan. Tama? Sa pananampalataya, haharap tayo sa hukuman ng Diyos kung wala kang kasulatan sa paniniwala mo kung pierno ka kaibigan. Ang tawag ito, banal na kasulatan. Kung sa iyong paniniwala sa pananampalataya puro mga heresy at puro pride lang, pataas ng katinang ng pride, sasabihin mo lang basta, dito na ako nagising, di ko mamatay, sige, mangyayari yan. Pero paghihap ko sa hukuman ng Diyos, hindi po yung katura niyan. Hahanapan ka ng Diyos ng kasulatan. Ito ang banal na kasulatan. Ang paniniwala ko walang banal na kasulatan, talo po sa hukuman ng Diyos. Kaya tinawag na banal na kasulatan eh, ito yung kasulatan, ito pinangahawakan mo. Hindi ang katuruan ko, kundi ang katuruan nito. Hindi ang katuruan ng iglesia nito, kundi ang katuruan nito. Ito'y hindi pagmamayari ng sino man. Ito'y pag-aari ng kahit sino kung gustuhin. Banal na kasulatan. Ang merong paniniwala at pananampalataya dito, una niyang maliliwanagan yung tungkol kay Kristo. Saglit lang ha, malapit na tayo matapos, puntahan muna ang John 5:39 bago natin balikan niya. Para nakita natin kung ano sinasabi mismo ng Kristo sa katarapan mo. Sabi ni Kristo, "Search the scriptures." Ang utos sa tao, saliksikin ang mga kasulatan. The Holy Scriptures. Pag hindi mo binasa kaibigan ang salita ng Diyos, nagkakasala ka ng shortcoming. Kaya kahit anong bait mo, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, you are seeing a sin of shortcoming. Ngayon, for in them, you think you have eternal life. Bakit? Sa pamamagitan ng lika nito, magkakaroon ka ng eternal life. And they, the scriptures, are they which testify of me. Kasi nung mga pre, ang scriptures at si Kristo, hindi talaga pwede paghiwalayan. Ito ang mag-testify ng tamang Kristo. Marami kasi mga Kristong lumilitaw at narinig tayo ngayon. Merong Kristong tao lamang. Alam niyo sa Bible, si Kristo yung nagkatawang tao, pero hindi siya tao lamang. Siya yung Diyos na nagkatawang tao lamang. Amen, right. Hindi na wala ang pagka-Diyos niya. Paano mawala ang pagka-Diyos niya? Diyos niya siya. Meron naman siya sabi, si Kristo ay maliit na Diyos. Mighty God, hindi ultimate, almighty God. Maraming paniniwala. Meron si Kristo lang isa lang ng pinanganak ni Maria. And yet, itinutulong Trinity. Maling Trinity.
Si Kristo po bago pa ibanat ni Maria, eksistido pa noong pang panahon. Walang hanggan. Yan ang Kristo ng Bible. Ang sabi diyan, pag sinanigsik mo ito, ang unang pumasok po ang buhay na walang hanggan. Bakit? Nasaan ba ang buhay na walang hanggan? Tignan natin. Balikan na John 12:47. Ito ang magtetestify tungkol kay Kristo. At si Kristo ang kinaroon ng buhay na walang hanggan. If anyone hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. Sa kasalukuyan, hindi ka hahandan. Binibigyan ko pa ng chance. Naparito siya, hindi ko pa kumatal kundi maliligtas. Pero pag natapos ang buhay mo, kabilang buhay, at tinanggihan mo si Kristo at ang kanyang salita. Ang sabi ng 48, diretso mo anak sa 48 na yung kanina yung binasa, he that rejected me and received not my words had one that judged him, the word. This is the word. The word that I have spoken. Nung siya nabubuhay pa, pinasulat niya niya, the same shall judge him in the last day. Ito rin ang bubuklatin sa paghukom sa huling araw. Pag wala dito ang iyong pananampalataya, shoot ka sa impyerno, kaibigan. Kaya kailangan ngayon pa lamang si Kristo, huwag niyong i-reject. Alam nyo kasi, hindi alam ng mga tao, si Kristo yung na-reject na nila. Paano? Kung wala kang katiyakan ng kaligtasan, kung hindi mo natiyak ang langit, hindi mo alam, unconscious ka, nire-reject mo si Kristo. You are in the state of rejection. Bakit? Sino ba si Kristo? Bakit pa na parito si Kristo? Ay, mara na tayo tubusin. Punta mo na John chapter 3 verse 16. Tingnan niyo po ha, ito yung summary ng katuruan ng Diyos patungkol po sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. For God, the Godhead, the Trinity, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sapagkat kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasama ka dyan. That He gave, na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak, only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christo. Why? That whosoever, kasama ka dyan kaibigan, believeth in Him should not perish. Saan? Ang sino mong sumampalataya sa kanya hindi mapahamak? Saan hindi mapahamak? Sa kabilang buhay, pag namatay ka sa apoy ng impyerno. But have everlasting life. Saan ang have everlasting life? Sa kabilang buhay, sa langit, pag namatay ka. Amen. Ito yung kaibigan. Sinabi, believe lang. Believe. Sumampalataya ka. Bakit? Yung ganang pagpunta dito, yung sakripisyo ng ginawa na namatay, yung living, muling na buhay, yun yung sakripisyo para tayo matubos. Pag hindi mo tinanggap yung ginawa ni Kristo, hindi ka pumunta sa langit. Kahit anong relihiyon mo, kahit anong kabaitan mo, kahit anong kabutihan mo, kahit anong pang iyong gawin magagandang bagay, hindi masama yun. Pero kung pag-usapan mo, pumunta sa langit, hindi ka pumunta sa langit, kundi dahil kay Kristo. Babalikan natin niya, malapit ako na matapos, John 14:6. John 14:6. Ngayon po mga minamahal, Jesus saith unto him, para sa inyo rin, hindi ka. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Where is the Father? The Father is in heaven. No man cometh unto the Father in heaven. But, by me. Pansin niyo yung word na I at me. Yung word na I sa una, I am the way. Sa huli na, but by me. That is person. Kung tawagin po yan ay first personal pronoun. Going to heaven is through a person, not through religion. Maliwanag, no man cometh unto the Father. Walang sino man ang makapupunta sa Ama but by me. Because He is the only mediator and Savior. Pagka wala mong religion, nasa saliyo. Pero ang tatanggapin ng Diyos yung kanyang salita. Si Kristo ang dati pa lang. Kaya, nung si Pablo, bago pa naligtas yan, bago pa naunawaan niya yan, bago pa siya nakatak ng langit, isa siyang persecutor. Si Apostol Pablo, ang dati niyang pangalan, Saul. At siya po ang nag-uusig sa mga nangangaral ng pangalang Jesus. Ngayon siyang dalawang warrant of arrest galing sa authority, galing sa mga high priest, para lahat ng nangangaral naniwala sa pangalan ng Jesus, huhulihin nila, ipukulong nila, papatay nila. Pero habang ginagawa niya yung paghabol sa mga mangaral ni Jesus, ang Diyos ay kumilos sa kanya. Nagpakilala ang Diyos sa kanya. Sa madaling sabi,
nakilala ni Apostol Pablo na ang Jesus na pinapangaral ng kanyang inuusin, yun ang tunay ni Jesus. Sa madalasabi, sumuko si Apostol Pablo, naging isang mananampalatay ni Kristo at nabaligtad niya ang sitwasyon. Dati sa nagpaparusa, nanguusig sa nangangaral sa pangalang Jesus, siya na ngayon ang nangangaral at siya na ngayon ang inuusig. Kaya yung sabi sa ating binasa, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, kung anong gagawin sa kanya pagdating niya doon sa Jerusalem. Kasi nga, alam niya kung ano ang ginagawa ng mga dati niyang kasamahan sa mga nangangaral tungkol kay Jesus. Pero ang sabi niya, kung ako'y pumapatay noon dahil sa pangangaral kay Jesus, ng mga nangangaral ng pangalang Jesus, sila'y mga naunang pinatay ko dahil sa pangangaral at paglilingkod kay Jesus. Pero hindi lang gagawin ko. Pumatay ako, handa rin akong mamatay para kay Kristo. Unang dito lahat dahil si Kristo, di aking pinapatigas. Amen. Mga minamahal, sa mga kapatid, hindi nakakapanghinayan ibigay ang ating buong buhay sa paglilingkod sa namatay, inilibig at kuling nabuhay sa nagligtas sa atin. Amen! Sabi ni Pablo, kahit anong problema, anong banta, none of those things can move me. Neither come I myself here unto me. Gusto lang niya mapaglikuran ang nagligtas sa atin. Sa ating mga kaibigan, ipinakilala ko ng Bible sa atin, sino si Jesus? Sino ang Diyos ng Bible? Bakit ganun na lamang ang aming pagpapasya? Naunawaan namin, napakabuti ng Diyos ng banal na kasulatan. Siya po'y isa sa tatlong persona, ang Panginoon Kristo, nagkatawang tao, napako sa krus, nadala ng kanyang dugo, panglilinis, pangtubos, panghugas ng kasalanan, hindi natin kaya linisin dahil ginanalang natin kailan. At siya'y namatay, inibigit ko rin na buhay. Ngayon ay tumakatok sa iyong puso. Hindi sa iyong puso, hindi sa iyong isip. Tandaan niyo, maraming mga tao si Kristo nasa isip na, kilala na, simula nang magka-isip. Si Kristo, marami sa mga tao nasa bilib na, tinatawagan na. At marami si Kristo nasa dibdib. Pero tanungin mo yung mga tao niyan, saan ka pupunta pag namatay ka? Siguro naman, walang nakakatiya. Mali kasi, si Kristo yung tumakatok sa puso. Gusto niya tumahan sa puso mo. Para pag namatay ka, hindi ka pupunta sa impyerno, kundi sa langit. Ngayon, magpe-pray ako ng pagtanggap kay Kristo sa puso bilang tagapagligtas. Bilang pagpapahayag ng iyong pagsasalangin. Na itutanggap ba yan? Sa isang panalangin mo. Tayo tumikit, tayo tumungot, tayo tumanalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ipahayag ko ng malaya ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Saksi po kayo, hindi ko tinaas ang church. Tinaas na reliyon. Wala akong tinaas sa sino man. Ang tinaas ko po ay ang taong tao na matay, inilibig at muling nabuhay. Pinoon. Inaamin mo kung ikaw ay hindi mo kaya dalhin ang sarili mo sa
salamat sa iyong sariling kaparaanan at kiniklaro yung ginawa ni Kristo na sakripisyo na siya namatay, inibig mo yung buhay, ay kiniklaro mo siya yung iyong solusyon panangit, papasok mo siya sa iyong puso bilang nakapalitan sa Biblia. Hindi mo tinatanong kung kilala mo na siya, ang tanong ko yung sinampalatayan ng Diyos siya. At ang pagsapalataya ay mag-gepray tayo ng puso bilang nakapalitan. Habang nakapigit, habang nakatungo, hindi ka tapayo, hindi ka puso na hanggang ka lang, wala na kaapit ka sa iyong pag-desisyon, pagkatasakan ng kamay, ikaw lang, ako lang ang Panginoon. Ngayon, meron po ba ako dito na gagawin sa panalangin pagtanggap kay Kristo? Habang nakatikit, habang nakatungong, meron po ba magtatasangka ng kamay? Huwag ka na yan, kaibigan, pastor, naunawa ako po. Hindi ko kaya tanggihan, ako'y born sinner. At hindi ko kaya linisin ang sarili kong kasalanan. Salamat po at gumawa ng solusyon ng langit. Ang Kristo ay namatay, nagbigay at nagbigay at nagbigay. Nais ko sumubo kay Kristo. Nais ko siyang sampalagayanan. Nais ko siyang papasukin sa puso ko bilang aking pagpagligtas para pag ako namatay, dadalitin ako sa langit. Gusto kong maging mananampalataya ni Kristo. Habang nakatulit, habang nakatulit, yes, salamat sa Diyos, may isa na kong magta. Sa tanang kamay, pwede na pong iba ang kamay na yan. Meron pa po ba? Meron pa sa ating kalagitan. Hindi rin yun. Salamat sa Diyos, ibaba na kamay, dalawa, tatlo, apat, lima, ibaba na po kamay. Hindi kita babautismuhan, hindi ko inaalok sa reliyon. Kaibigan, isinilang tayo ang kasalanan. Hindi ako nagbibiro, ang bago hindi nagbibiro. Ang impyerno ay hindi nagbibiro. Gustong-gusto ng Diyan kung balang walain mo ang mensahe ng umaga para paglamatay ka at pumunta sa impyerno, wala nang solusyon doon. Wala nang second chance sa kabilang buhay, kaibigan. Si Kristo na matay sa mga buhay, hindi para sa mga nasa impyerno na. Yung mga nasa impyerno na, sila po ang may kasalanan. Ngayon, kaibigan, meron akong lima o anin na nagtasangka ng kamay. Bago po ako mag-pray, gusto ko malaman pa kung meron pa po dito gusto magpahayag ng pagsuko kay Kristo. Hindi rin yun, kaibigan, hindi rin yun, relasyon kay Kristo. Meron po ba? Magtatasangka ng kamay, hindi ka pupunta sa unahan, diyan ka lang. Wala na kapit sa iyo. Meron pa po ba? Magpapahayag ng iyong pagsuko. Amen? Kaibigan? Yes, ibabana po ang kamay. Salamat sa Diyos. Meron po ba? Pito, nagtasangka ng kamay. Wala na lang dito sa'yo. Ibabana po ang kamay. Walo, siyam, ibabana po. Sampo, amen. Ibabana po. Sampo, labing isa. Meron po ba? Yes, ibabana po ang kamay. Labing dalawa. Sino po? Kaibigan? Tapos mukha ng kamay mo bilang pagpapahayag na ikaw ang sumusuport kay Kristo. Yes, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, amen. Ibabana po ang kamay. Mga minamahal, sa mga pagkakataon, itataas mo ba ang kamay mo bilang pagsuko kay Kristo? Si Kristo ay nabaliubay at nakataas ang kamay sa Kusong Kalbaryo para sa iyo. Iaabot mo rin ba ang iyong kamay? Itataas mo ba ang kamay bilang pagpapahayag ng pagsuko kay Kristo? Okay. Nagtaas ka man ang kamay o hindi? Sundin mo ng totoo sa puso mo ang bibigkasin kong panalangin. Tandaan nyo, hindi ang panalangin ko ang magliligtas, kundi yung pagsunod nyo ng totoo sa laman ng panalangin sa sabihin ko. Habang nakapigit, habang nakatungo, sundin nyo po ng totoo sa puso mo. Panginoong Jesus, salamat po sa mabuting balita. Hindi pa huli ang lahat. Sumusuko po ako. Inaamin ko po. Isinilang akong makasalanan. At hindi ko kaya linisin ang minana kong kasalanan. Nakatakda akong parusahan sa kabilang buhay sa ako'y nangyukya. Subalit salamat po sa inyong pag-ibig. Gumawa kayo ng solusyon. Ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking katulusan. Sumasampalataya ako sa inyong sakripisyo, Panginoon Jesucristo. Binubuksan ko ang puso ko. Pumasok ka Jesus sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At ako'y inyong patawarin at linisin sa aking kasalanan at pagiging makasalanan. Ngayon, nasa puso na kita, Jesus. Isa na akong mananampalataya. Isa na akong tagalangit. Ako ang makasalanan pupunta sa langit dahil ni Kristo. Salamat po, Ama,
sa pag-ibig at sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat po ng marami sa pagbibigay sariwa at liwanag sa inyong mga salita. Kung ano ang dapat namin mga nalikas na ang dapat maging attitude sa inyo po na nagsakripisyo sa amin sa krus ng Kalbaryo, na namatay, nilibing at piling na buhay dahil doon kami naging tagalangin. Maliwanag na sa amin ang katotohanan pag kami namatay. Bagamat kami makasalanan, bagamat kami nagkakasala pa, pero dahil meron kami nagpagligtas, ay kami nakakatiyak ng langit. Habang kami nasa lupa at nabubuhay, maglilingkod kami sa inyo ng buong puso. Pagpalain niyo mga anak na nakaluhod. Pagpalain niyo ang mga kaibigan, nagtaas man ang kamay o hindi, pero sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus sa puso bilang tagapagligtas. Kayo ang patuloy na magpala sa inyo. Salamat po, Aman ng Marami. Ito ang aming samantalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat sa Diyos. Magpapatuloy po tayo. No, talagang na buhay ang ating gawain dahil merong gumagawa, may gumagawa po ng distraction. No? Biglang nawala ang ating sound. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, hindi pa po tayo tapos. Ang ating katapusan ngayon ng tanghali ay ang ating pong kainan. No? So, meron po tayong special numbers. Ano po? Pero bago yan, diba po natin sa ating paghahandog sa Panginoon. Ang iglesia po ito, kung bakit meron itong property, ay meron kami sinusunod sa Bible na giving. Ano po? Ito yung primary sa mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya. Ano po? So, hindi po ito compulsory. So, narito po, dumakot po tayo. Kung sino man ang meron gusto na bumahagi sa gawain at kapatid ko si Diyos, ay tayo po ay dumako sa ating paghahandog. Okay, dito po sa mga. So yung pagpunta nyo na lamang dito, libre, hindi libre. Pero mula dito hanggang doon,
At pagkain ang ganda kinabukasan, libre po yan. No? So yan po ay relaxation natin. At salamat sa Diyos at meron tayong ganyang klase ng biyaya. So mamaya, ang start natin pong panghapon na gawa ay alas dos. Ano po? At meron tayong ilang mga oras para sa preparation. At pag-pray natin ang safety ng lahat ng mga dadalo mula po sa ibang lugar. Meron tayong yung bahay kahit po sa dulo ng San Jose, sa Santo Tomas, dalawa doon na simbahan. At meron po tayong magagaling sa Mamini, sa Negeri, sa Bawan, sa Pascual, sa Rosomro, sa Libog, sa Taga City, ano, sa dito sa Antagtag, sa Buson. So, all over Batangas province po ang ating mga bisita ng mga pastors and representatives. So, pag-pray po natin yung kanilang safety at pag-pray po natin magandang panahon, okay na, ganyan po, huwag lang masyadong babanas. So, pag-pray natin ang tagumpay, ating speaker at ating pinanggalingan, ang Good Shepherd Baptist Church, ang pastor po, Pastor Cesar Hernandez. Ano po? So, yung ating pong mga ay record ay sa Wednesday na po natin yan didiscussin para maliwanagan po ninyo. Pwede ba kung i-flash mo na kung ating regalo sa ating speaker? Nakalagay mo yan. Nagluno ko. Okay. So, pakialis mo na para mamaya may ready. Okay. Maliban ako lang ng update na bisita, na balita. Meron ba? Wala. Ako na rin eh. Okay. Ating muna nga kilalangin ang ating mga bisita. Ito, ang dami nito. Dito pa lang, 43 na. Tapos, ilan ito? So, madami tayong bisita, no? So, una, tawagin ko si Ira May Luna. Sino si Ira May Luna? Tayo na ito ngayon. Okay, welcome, Ira May. Salamat sa iyo. Then, si Lori Manalo. Salamat, Anya. Migda Rojas. Migda Rojas, yes. Salamat po, ha? Leonila Rojas. Leonila Rojas. Sino? Leonisa pala. Leonisa o Leonila? Rojas, Rosas. Ah, Leonisa pa kayo? Oh, okay. Salamat po sa Panginoon. Marilyn Morian. Welcome po. Mark Alvin Vicente. Welcome, Brad. Michelle Ariola. Salamat po. Alona Remio. Ayun, salamat po. Joanna Jimenez.